inamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa oras nito at langisan ng Panginoon ang kanyang banal at mapagpalang salita. Let us pray. Hallelujah. Dagilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, kami nagpapaabot ng walang hanggang papuri, walang hanggang pagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay mula ng araw na ikaw ay aming nakilala hanggang sa oras na ito. Hindi po namin naalala na kami yung iniwan, na kami yung pinabayaan, bagamat nariyan ang aming mga pagkukulang, aming pong mga pagkakamali, mahal na Panginoon, ngunit patuloy na dumadalo yung iyong pag-ibig at kahabagan sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Sa oras nito, narito po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa pakinig ng mga banal mong salita na isang pagkain ng aming kaluluwa, buksan mong aming puso, mahal na Panginoon, ang aming pangunawa, maging ang iyong abang lingkod, mahal na Panginoon, tunay na saganang akin, wala po kong magagawa. Anoint the words, Lord, put the words in my mouth, leading prayer for beloved, honorable pastor, in the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos, lahat ng demonyong hadlang sa aming pakinig, as not right now, in bind the power of darkness in Jesus' name, amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal, malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Yung palakpak na makakaabot sa luklukan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang kanyang dakilang at banal na pangalan. Bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved assistant pastor, our beloved children, all blessed Almeda family, sa ating beloved honorable pastor, mami na mahal, salamat sa mahal na Panginoon na tayo po'y pinagkalooban ng tunay na pastor, mga tao ng Diyos na umiibig, mga minamahal at labis na nagmamalasakit para po sa ating mga kaligtasan. Amen? Ganon din naman po, mga minamahal, pleasant afternoon na po sa aking mga beloved co-preachers, beloved co-workers, at sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga mag-awit, all our beloved musician, at mga minamahal sa lahat po ng ating mga beloved visitors, mga minamahal sa araw na ito na narito, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Jesus, at ganoon din naman mga minamahal sa lahat ng ating webcast viewer, mga minamahal na patuloy pong umaantabay nanonood sa banal na programa ng ating mahal na Panginoon dito po sa Dako ng Sambuanga at sa ating sisters information. Sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa dakong ito, mga minamahal, magandang hapon na po sa inyo pong lahat. Salamat sa pag-iingat, salamat sa proteksyon ng mahal na Panginoon. Kayo po ay payapa, ligtas na nakarating sa lugar na ito, minamahal, upang sama-sama tayo na magbigay papuri at sumamba sa Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Amen? Tayo po'y pinagpala sa araw na ito. Everybody shout praise the Lord. Sapagkat tayo po ay naandito sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Dito po natin mararanasan yung totoong kapahingahang espiritual kapag tayo po ay nasa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sapagkat dito po ay bumibisita ang presensya ng Diyos, kumikilos ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Maramdaman po natin dito yung kapayapaan at kagalakan na bunga ng matamis na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y dumako na po, minamahal ko, sa pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Amen. Lalatigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, to whom shall we go? To whom shall we go? Saan tayo paruroon? Amen. O saan kami paruroon? Sapagkat ito pong katagang ito, mga minamahal, ay sinambit po ito ni Apostol Pedro nung sila po ay kinumpronta ng ating mahal na Panginoon, sapagkat sa pagkakataong yon, marami na pong mananampalataya ang tumalikod. Marami na pong mga mananampalataya ang iniwanan ng kanilang pananampalataya. Ibig sabihin ay hindi na po sumunod sa landas ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng mahal na Panginoon, Pedro, sa mga apostoles, ang sabi niya, marami nang tumalikod sa akin,
Marami nang lumayo sa akin, marami nang iniwanan ang kanilang pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, tanong nila o tanong ng Panginoon sa mga apostoles, kayo, tatalikod din ba kayo sa akin? Ang sabi ni Apostol Pedro, Panginoon, kung kami tatalikod sa iyo, to whom shall we go? Saan kami paruroon? Amen? Sapagkat minsan bilang Kristiyano, mga minamahal, sabi pa nga ng ating mahal na pastor, huwag nating hayaang sumagi sa ating isip na tayo po ay tumalikod sa mahal na Panginoon. Because the fearful thing is to fall in the hands of the living God. The most fearful thing is to fall in the hands of the living God. Wala na pong karimari-marim na bagay na mas nakakatakot pa sa pagtalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Iyat ang sabi ng mga pastor, huwag nating hayaang ni sumagi man sa isip at puso natin na tumalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sometimes bilang tao, hindi maiwasan, mga minamahal, dahil po sa mga trials, dahil po sa mga persecution, dahil po sa mga katitisuran na ating nakikita, at mostly sa mga katitisuran na ating naririnig, mga minamahal, ito po ang nagiging daan kaya maraming Kristiyano ang nawawala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po ang ating topic yung ito, mga minamahal ko, ay napakahalaga po, mga minamahal, na maunawaan nating mabuti na kung tayo po ay lalayo at tatalikod sa mahal na Panginoon dahil po sa maraming kadahilanan. Amen? Dahil ang pagtalikod sa Diyos ay maraming kadahilanan. Amen? Meron nga pong hindi na dumadalo, hindi lang nakamayan. Matitisod na. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Amen. Hindi lang nailista sa pagpapatotoo. Matitisod na. Amen. Hindi lang nakasakay sa service. Matitisod na. Hindi lang nabigyan ng upuan. Matitisod na. Hindi na dadalo. Hindi na magpapakita sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kung titingnan natin mabuti, kapag ganitong uri lang ng mga katitisuran, mga minamahal, ay parang napakaliit ng ating pagpapahalaga sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Imagine, hindi ka lang nakamayan, hindi ka nadadalo, matitisod ka na. Hindi ka lang nakapagpatutuo, hindi ka lang nakasakay sa service. Amen? Hindi ka lang nabigyan ng maayos na upuan, matitisod ka na. Mga minamahal, sa ganitong bagay na maliliit na mga bagay na ating ikakatisod, mga minamahal, pwede nating bigyan ng conclusion na maaari na kaya ka natisod sa maliliit lang na mga bagay na ito dahil mababaw ang iyong pangunawa at pagpapahalaga sa kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil kung malalim ang iyong pagpapahalaga sa kaligtasan na ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon, kahit anong alon, kahit anong unos, kahit anong katitisuran ang iyong marinig, kahit anong katitisuran ang iyong makita, mananatili kang maglilingkod, mga minamahal, dahil gusto mo ng langit. Gusto mo ng buhay na walang hanggang. Everybody shall praise the Lord. Kami, mga minamahal, sa full-time worker, halos hindi na mabilang ang aming nakitang mga katitisuran. Ang mga katitisuran na aming narinig. Pero mga minamahal, pinapasok namin yan sa kabilang tenga. Pinapalabas sa kabilang tenga dahil alam namin, mga minamahal, na hindi po yan makakatulong sa paglago naming espiritual. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi po ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, James chapter 3 verse 2, unang talata, ating pong basahin ang salita ng ating mahal ng Panginoon. James, ang kabanata ay 3, ang talata ay 2. From the book of James, chapter 3, verse 2. For in many things we offend all. If any man offend it not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Amen. Dito po sa aklat ng Santiago, ang kabanata ay 3, ang talata ay 2. Sapagkat sa maraming bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Offended not in word is one of the very important virtue that we needed.
Yung ating pong pinupuntuhan dito, mga minamahal, sometimes we are offended in word. Na-offend tayo sa, sometimes nare-rebuke tayo, natuturuan tayo, nasasaway tayo, napapaalalahanan tayo. Mga minamahal, sometimes na-offend tayo sa preacher dahil tayo po ay natuturuan. Which is, kung iisipin namin, o isipin nating lahat na hindi po kami sumasaway dito o nagtuturo para mapasama kayo. Hindi biro yung pag-preach. Masakit sa tuhod po yan. Amen? Masakit sa tuhod yung pagluhod. Bakit kami lumuluhod? Para i-anoint ng Panginoon yung mga salita na aming sasabihin. Rumirit sa puso at isip ng bawat isa sa atin yung salita ng Panginoon na aming ipipreach. Sabado pa lang ng gabi, nag-iisip na kami, na nagpipray na kami, na nanalangin na kami. Gumagawa na po kami ng outline na, Lord, ano ang kalooban mo na aming ipangaral araw ng bukas? Dahil batid namin ng Panginoon ang nakakaalam ng mga minamahal pangangailangan ninyong espiritual. Kaya sa Diyos kami nagtatanong na, Lord, i-anoint mo kami, langisan mo kami ng mga salitang lalabas sa aming mga labi ay maging blessing, maging pagpapala. Pero kagaya ng binasa ko, offended not in word as a believer, offended not in word is one of the very important virtue that we needed. Yung pagiging mga minamahal malawak sa kaisipan at hindi tayo natitisod sa salita. Yan po'y isa sa mga minamahal virtue na dapat mga minamahal maangkin ng isang mananampalataya. Palakpakan natin ang ating virtue is katangian. Katangian ng isang Kristiyano. Everybody say amen. Yun po ang isa sa mga important virtue na kailangan natin, mga minamahal. Yung katangian na hindi po tayo na-offend sa mga sinasabi sa atin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hindi tayo na-offend sa pagtuturo. One of the very important virtue of believers, yung hindi tayo na-offend sa pagsaway, hindi tayo na-offend sa papaalala sa atin ng salita ng Panginoon. Instead, punong-puno tayo ng pagpapasalamat every time na tayo po ay nasasaway. Lord, salamat na may mga tao kang ginagamit para i-remind kami. Salamat, Panginoon, na may mga preacher na matapang na nangangaral ng buong-buong katotohanan upang buksan ang aming isip at puso na kami makapaglingkod sa iyo ng may katapatan at maihanda ang aming mga sarili hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Dahil paano tayo matututo kung walang magtuturo? Amen? Imagine, dahil sa pagtuturo, dati-rating magnanakaw ngayon naging giver na sa church. Amen? Dati-rating mandaraya, ngayon tapat na nagbibigay sa gawain ng mahal ng Panginoon. Dating kriminal, mga minamahal, dating pusakal, dating mamamatay tao, masamang uri ng tao, dahil sa pakikinig ng pangangaral at pangangaral ng mga mangaral, sa papungunang pangangaral ng ating kagalang-galang na pastor, na bago ang buhay, mga minamahal, pinagpala ng ating buhay na Diyos, naging maayos ang takbo ng kanilang buhay, dahil sila po, mga minamahal, bukas ang kanilang puso at kaisipan sa pagtanggap sa bawat pagtuturo, mga minamahal at pagsasaway. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng talatang ito, mga minamahal, 3 verse 2, for many things, we are offended. Totoo po yan. Maraming bagay na na-offend tayo. Amen? Which is na hindi dapat tayo ay ma-offend. Sapagkat talo tayo, mga minamahal. Ni piso, wala tayong kikitain kapag ma-offend tayo sa mga sinasabi ng iba against sa atin. Hindi tayong makikinabang dyan. Amen? Wala tayong mapapala dyan. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Kapag mga minamahal, ma-offend tayo sa mga sinasabi nila against sa atin, ma-offend tayo sa mga criticism nila, sa mga comments nila against sa atin, against sa iyo, mga minamahal, at yun ang magiging dahilan na mawawala ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Talo ka, kapatid. Walang pakinabang dyan. Hindi ka pagpapalain dyan. Which is, mga minamahal, kung ano ang sabihin nila, mga minamahal, huwag nating hayaang maepektuhan tayo sapagkat hindi naman tayo sa tao naglilingkod, tayo po'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. For many things we are offended. If
any man offended not in word, this man is perfect. If any man offended not in word, huh? If any man offended not in word, this man is perfect. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po yung goal natin as a believers. Kaya tayo dumadalo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, nagbabasa tayo ng Biblia, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, wino-worship natin ng Diyos, nakikinig tayo sa mga preaching, mga minamal. Ang reason nito is to be perfect in the sight of the Lord. Yun po yung main reason bakit tayo dumadalo sa gawain. Amen? Hindi lang para kahabagan tayo ng mahal na Panginoon. Tayo po'y umaattend ng Wednesday, Friday, Sunday. Hindi lang para pagpalain tayo sa mga material na mga bagay. The main purpose is, mga minamal, para maging perpekto tayo sa harapan ng mahal na Panginoon para sa araw ng pagdating ng pagtunog ng huling tunog ng trumpeta, tayo po ay perpekto na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Even though we are not perfect, but we are going to perfection. We are going to perfection. Hindi tayo perpekto, totoo po yan. Wala pong perpekto sa atin. Kaya nga po, hindi ko kayo pwedeng husgahan, hindi rin po ninyo ako pwedeng husgahan. Dahil ang tanging makakapaghusga lang sa bawat isa sa atin, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit? Siya lang ang perpekto. Sabi ng Biblia, walang nasumpungang pagkasalanan, walang nasumpungang kasinungalingan sa kanyang mga labi nung siya'y nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. For almost 33 years, nabuhay ang mahal na Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. Ngunit walang nasumpungang kasinungalingan, mga pandaraya sa kanyang mga labi dahil perpekto siyang Diyos. Dahil siya'y perpektong Diyos at walang kapintasan sa kanyang puso, sa kanyang pananalita, siya lamang ang natatanging may karapatan upang husgahan, minamahal ko, ang bawat isa, ikaw, ako. Wala akong karapatan, husgahan ka. Kahit ano pa ang ginawa mong mali, kahit ano pa ang pagkakulang mo, ano pang pagkakasala mo, wala akong karapatan na husgahan sino man, dahil ako mismo ay huhusgahan din ng ating mahal na Panginoon. Tingnan mo sa Biblia, may nahuling caught in the act, mga minamal, sin for adultery. Nahuli na nananapaw, nangangalunya. Dinala nila sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang sabi nila, Panginoon, ang babaeng ito ay nahuli naming nangangalunya. Sabi ng batas ni Moses, ito'y ilabas, mga minamal, sa syudad, batuhin hanggang ito'y mamatay. Ang mahal na Panginoon di sumagot. Sumulat lang siya sa lupa. Maya-maya inulit nila yung kanilang akusasyon. Ganun pa rin ang kanilang sinabi. Ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanila, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang unang bumato sa babae na ito. Isa po silang nawala mula bata hanggang matanda. Isa-isa silang umalis. Nawala sa harapan ng Panginoon. Bakit? Mga minamahal, they are guilty of sin. Lahat po sila ay alam nila na sila'y nagkasala. Ganun na ganun din sa atin, mga minamahal. Amen. Hindi ka pwedeng humusga sa kapwa mo. Ano man ang pagkakamali niya, ano man ang pagkakasala na, ano man ang nagawa niya, wala tayong karapatang husgan siya dahil Diyos lang ang tanging nakakaalam ng kaniyang puso. Diyos lang ang nakakaalam kung sino siya at kung ano siya, mga minamahal. Kaya nga po ang inyong abang lingkod, maraming mga criticism sa akin, pero sabi ko, Lord, kung i-entertain ko ito, hindi din naman makakatulong. Amen? Eh sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na lang po ang bahala. Basta't ang alam ko, mahal na Panginoon, nagsusumikap ako para maluwalhati ka. Nagsusumikap ako para mapaluguran ka, mahal na Panginoon, dahil ikaw lamang ang tanging makakahatol sa bawat isa. Kahit anong criticism pa, ipukol sa iyo, masasakit na mga salita, ang sabihin sa iyo, mga minamahal, kapag ang puso mo ay naka-align sa Diyos, ang puso mo, mga minamahal, ay nasa tamang lugar, hindi ka mababahala dahil alam mo, ikaw ay nakapagbibigay luwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. If anyone offended not in word, he's perfect. Mapalad ka kung hindi ka na-offend sa sinasabi ng iba. Sapagkat sabi ng Biblia, ang conclusion ng Bible, if anyone offended not in word, he is perfect. Amen? Magiging perpekto ka sa harapan ng mahal na Panginoon. Makapagpatuloy ka sa paglilingkod sa ating buhay ni Diyos. Alam mo, mga minamal, in the time of Jesus, even the disciples, they are offended in the hard work. Strong word ng mahal na Panginoon. Sila po ay na-offend. May sinasabi ang mahal na Panginoon, mga minamahal, na
mga minamahalang mga taong ito ay talagang masabi natin, mga minamahal, na hindi pa po malalim ang kanilang ugat sa pananampalataya. Sapagkat kapag tayo po ay natitisod, mga minamahal, actually yung salitang tisod, yan lang po ay para sa mga baby in Christ. Kapag baby in Christ ka, posible na matitisod ka pa. Pero kapag matured ka na naglilingkod, kagaya po ba ng bata, kapag 1 year old ang bata, hindi pa nakakalakad. Kapag nag 2 years old ang bata, nagsisimula na siyang mag-aral, maglakad. Kapag 3 years old ng bata, nakakalakad na po siya. Hanggang 4 na taon ang bata, hanggang 5 taon ng bata, hindi na basta-basta siya nadadapa, hindi na siya basta-basta natutumba. Bakit po, mga minamahal? Ang kanyang tuhod ay matibay na po, mga minamahal. Ganon din po sa paglilingkod. Kapag 1 year old pa lang tayo na dumadalo sa gawain ng mahal ng Panginoon, parang baby pa po tayo, mga minamahal. Kailangan alalayan, kailangan, mga minamahal, akayin sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Kapag 2 years old ka na, nagsisimula ka ng matuto, umunawa, mga minamahal, tumatag, lumago sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Kapag 3 years old ka na, tumitibay na ang tuhod mo, hindi ka na basta-basta nadadapa, hindi ka na basta-basta nasasaktan, hindi ka na basta-basta nabubuwal, lalo na kung 4 na taong ka nang naglilingkod, 5 taon ka nang naglilingkod, 6 na taon ka nang naglilingkod, 10 taon ka nang naglilingkod, tapos matitisod ka pa. Nakakatawa po yan, mga minamahal. Amen? Malaking katawa-tawa po yan. Okay lang kung baby in Christ ka pa na matitisod ka. Pero kapag bumibilang ka na ng 5 taon, amen? Matitisod ka pa, mga minamahal, malaking question yun sa pananampalataya. Sampal sa iyo yun. Sapagkat kapag tumatagal na tayo, nagkakaedad na tayo sa pananampalataya, matibay na ang ating pananampalataya, matatag na ang ating pananaw sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, malawak na ang ating kalaman, mga minamahal, at karanasan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, na unawaan na natin ang kahalagahan ng langit at buhay na walang hanggang. Hindi na po tayo basta-basta pa mabubuwal, mga minamahal, at matitinag sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. In early church, yung mga disciple, they are offended, in a strong word ng ating mahal na Panginoon. Sobra silang nasaktan, sobra silang na-offend, mga minamahal. Dahil ito po'y mga bata pa sila sa pananampalataya. Sila po'y sumusunod sa mahal na Panginoon, na kahit saan pumunta ang mahal na Panginoon, naandoon ang mga disipulong ito. It means yung mga followers ng mahal na Panginoon. Iba po ang disciples, iba po ang apostoles. Ang mga apostoles, sila po yung 12 apostles na pinili ng mahal na Panginoon. Yung mga followers sa ating mahal na Panginoon, they are called disciple. Mga disipulo po sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Merong pong matagal nang sumusunod, merong baguhan pa lang na sumusunod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang mga taong ito, sumusunod sa akin, hindi upang makakita ng himala, kundi sila'y sumusunod sa akin para makakain. Everybody shout praise the Lord. Dahil makita mo, mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, from the book of John chapter 6, verse 51 after verse 55. Basahin po natin ang Biblia. Amen. From the Gospel of John, chapter 6, verses 51 up to 55. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread I will give you is my flesh, which I will give for the life of the world. The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink his blood, ye have no life in you. Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanatay 6, ang talatay 51 hanggang 55. Ako ang tinapay na buhay, na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Ang mga Hudyo nga ay nagtatatalo, na nagsasabi, paanong maipapakain sa atin ang taong ito ang kaniyang laman? Sinabi nga sa kanya ni Jesus, katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at
inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman ay umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya ay aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ito pong hard saying na ito, yung strong word ng ating mahal na Panginoon, they are all offended. Why? Because they are carnally minded. We are offended sometimes in the world because we are carnally minded. Hindi tayo spiritual. Amen. Dahil kapag spiritual ka, malalim, malawak ang iyong pangunawa. Hindi ka basta-basta na-offend sa sinasabi ng tao. Pero kapag carnal ka, na-offend ka sa sinasabi ng tao. Kagaya ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, destroy this temple and within 3 days, I will rebuild this temple. Wasakin ninyo ang templong ito at pagkatapos ng mga minamal ng 3 araw, ay muli kong itatayo ang templong ito. Ang sabi ng mga nakinig, what? Imposible para sa kanila sapagkat yung templo ay itinayo mga minamal ng kanilang mga ancestor for almost 400 years. Tapos sabi ng Panginoon, gibain ninyo ang templong ito at pagkatapos ng 3 araw ay muli kong itatayo. Hindi po nila naunawaan yung sinabi ng mahal na Panginoon na insulto po sila, nasaktan po sila dahil ang sentro ng Israel ay walang iba kundi ang templo. Kaya't ang sabi ng Panginoon, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo ang templong ito. Ang buong akala nila ay yung literal na templo na ginawa ng kanilang mga magulang sa loob ng 400 taon. Hindi po nila alam, mga minamahal ng tinutukoy ng mahal na Panginoon, hindi po ang literal na templo, kundi ang kanyang sariling katawan na siya po ay mamamatay pagkatapos ng 3 araw ay muli niyang itatayo ang kanyang templo. Na-offense sila dahil hindi sila spiritual, hindi malalim ang kanilang pangunawa, ang kanilang kaalaman sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kagaya ng pagkakataong ito, ang sabi ng mahal na Panginoon, ako ang tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, ay siya'y magbubuhay magpakailan pa man. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman na ikabubuhay ng sanlibutan. Ang mga Hudyo nga ay nangagtalo na nagsasabing, papaanong may papakain sa atin ang taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban ang inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong mga sarili. Then Jesus said unto them, verily, verily I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, ye have no life in you. And 54, at kumain, ang kumain, mga minamahal ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggang at siya'y aking ibabangon sa huling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Amen. Sila po ay na-offend. Sila po ay nasaktan. Dahil papaano daw iinumin ang dugo ng Panginoon? Hindi naman sila vampira. Amen? Imo-offend talaga yon. Dahil isipin nila, paano ipapainom niya sa atin yung kanyang dugo? Vampira ba tayo? Sabi ng Panginoon, kainin ninyo ang aking laman. E dahil karnal yung kanilang isip, mababaw yung kanilang pangunawa, anong tingin niya sa atin? Mga cannibal? Diba? Amen? Nag-gets po ninyo mga minamahal? Everybody shout praise the Lord. Anong tingin niya sa atin? Mga vampira tayo na humihigop tayo ng dugo ng tao? Anong tingin niya sa atin? Mga cannibal ba tayo na kumakain ng laman ng tao? Diba? Ganun ang nasa isip nila. Mga minamahal, dahil sabi ng mahal na Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Amen. Ang sino mang kumain sa aking laman ay mabubuhay. Ang sino mang uminom sa aking dugo ay mabubuhay. They are all offended, mga minamahal. Nasaktan sila. Everybody shout praise the Lord. Following verse, mga minamahal, John chapter 6, verse 60, after verse 61. Sundan po natin ang pagbasa. Amen. From the book of John, chapter 6, verses 60 to 61. Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, this is a hard saying. Who can hear it? When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, that this offend you? Amen.
Dito po sa Juan 6, 61. Marami nga sa kanilang mga alagad, nang kanilang marinig, ito ay nang nagsasabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makarinig noon? Datapwat pagkakaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad. Tungkol dito, sa kanila ay sinabi ito, bagay makapagpatisod sa inyo. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ito po yung advantage kapag malawak ang ating pangunawa. Kasi may mga narrow-minded eh. Meron tao na hindi naman po lahat. Meron lang siguro dahil sa kakulangan ng pagbabasa ng Biblia, pakinig ng preaching, yung self-study ba, mga minamahal, napaka-importante kasi niya na malawak ang ating kaalaman, karunungan sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung advantage kapag malawak ang ating pangunawa. Hindi tayo basta-basta na-offend. Hindi tayo basta-basta natitisod. Hindi tayo basta-basta nanlulupaypay, nanlulumo lang dahil sa salita, mga minamahal. Bagkus, mga minamahal, anumang mga salita na yan ay ginagamit, mga minamahal, tuloy natin na maging kasangkapan sa ating ikalalago sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Marami nga sa kanilang mga alagad ng kanilang marinig ito na nagsasabing matigas ang pananalitang ito, sino ang nakarinig noon? Amen? Maging yung mga disipulo, nagsabi sila na yung salita na sinabi ng mahal na Panginoon ay sadyang mabigat, sadyang masakit, sadyang malalim, mga minamahal, yung sinabi ng mahal na Panginoon. Siyempre nga naman para sa kanila, mga minamahal, hindi nila lubos na maunawaan yung salita ng mahal na Panginoon. Why? Because in this very moment, mga minamahal, hindi pa po sila napuspos ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Yung kapuspusan ng Holy Spirit, doon pa lang sa Acts chapter 2 verse 38, and nandito pa tayo sa dyan, mga minamahal, hindi pa po umakyat ang mahal na Panginoon sa langit. Dahil pag akyat ng mahal na Panginoon sa langit, doon pa lang niya ipinadala ang banal na Espiritu na siyang tagapag-aliw. Mga minamahal, doon pa lang sila napuspos ng Santong Espiritu sa Acts chapter 2, mga minamahal, sa Aklat ng Gawa, ang kapitulo ay 2. Doon pa lang ibinuhos ng Panginoon yung kanyang Holy Spirit, that is outpouring of the Holy Spirit, mga minamahal, sa Book of Acts chapter 2. Kaya sa panahon ni John, kasama nilang mahal na Panginoon, even the apostles, mga minamahal, in this very moment, hindi pa po sila naka-experience ng kapuspusan ng Holy Spirit. Tama po ba? Natin magsabing amen. Totoo po yan. Kahit si Apostol Pedro, si Apostol Juan, si Santiago, si Mateo, 12 mga minamahal apostles na kasama ng mahal na Panginoon sa kanyang paghayo doon, mga minamahal, sa iba't ibang mga lugar, hindi pa po sila bautismado sa Espiritu Santo dahil doon pa lang sila nakatanggap ng bautismo sa Espiritu Santo, mga minamahal, sa Acts chapter 2. Matagal pang panahon before nila natanggap ang kapuspusan ng banal na Espiritu. That's why, hindi ka magtataka na ang kanilang kaalaman ay makitid. Hindi pa nila maririp, hindi nila maarok, hindi nila maunawaan yung malalim na sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Ang akala nila ng sinabi ng Panginoon na inumin ninyo ang aking dugo, ay literal na iinumin nila ang dugo ng Panginoon. Ang akala nila na sinabi ng Panginoon na kainin ninyo ang aking laman, ang buong akala nila ay literal nilang kakainin ang laman ng mahal na Panginoon. Kaya't sila'y nagtanong, papaano namin iinumin ang kanyang dugo at papaano namin kakainin ang kanyang laman? Para sa kanila, malaking question, malaking insulto. Hindi po nila alam na once nang tanggapin mo ang mahal na Panginoon ng buong puso, manampalataya ka sa kanyang banal na salita, ibigin mo siya higit pa sa pag-ibig mo sa sarili mo, ibigin mo siya higit pa sa pag-ibig mo sa trabaho mo, ibigin mo siya higit pa sa anumang mga bagay, ay parang ininom mo ang kanyang dugo at kinain mo ang kanyang laman, sapagkat ikaw at ang Diyos ay iisa, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay mananahan sa iyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. But all of them are, they are all offended, mga minamahal. Sila po ay natisod. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon sa 61, datapot pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili, nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kanilang sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo, sabi ng mahal na Panginoon. Ang salitang ito ay, dahil lang sa salitang ito ay matitisod kayo. Ibig sabihin ng mahal na Panginoon, iiwanan ninyo ang inyong kaligtasan dahil lang sa salitang ito.
Tatalikuran ninyo ang inyong pagpapagamit dahil lang sa salitang ito. Tatalikuran ninyo ang inyong paglilingkod dahil lang sa mga salitang ating naririnig. Iiwanan ninyo ang inyong katapatan, ang inyong pag-ibig at pagpapahalaga sa kaligtasan na ibinigay sa inyo ng mahal na Panginoon dahil lang sa salita. Yun ang ibig sabihin ng mahal na Panginoon sa kanila. Everybody shout praise the Lord. They are all offended. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Verse 66, mga minamahal, following verse. Amen. From the book of John, chapter 6, verse 66. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Dito po sa aklat ng Juan 6, ang talatay 66. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Oh, di ba? Confirmed. Sabi ng 66 and 66, for that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Maraming mga disipulo at that time na tumalikod na. Hindi na sila sumama sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. They are all discouraged and disappointed just because of a single word ng ating mahal na Panginoon. Dahil lang sa salitang iyon, they are all discouraged, they are all disappointed. Tinalikuran nilang mahal na Panginoon, iniwanan nilang mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi na po sila sumama pa sa ating mahal na Panginoon. That is one of the indication. Sila po ay immature sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody shout praise the Lord. Hindi pa po sila ganap na mga minamahal, matured sa paglilingkod sa mahal na Panginoon dahil lang sa simpleng salita, simpleng criticism lang, simpleng komentaryo lang, amen, ay matitisod ka na, mawawala ka na, it means hindi pa tayo matured sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pero kaliwat kanan, kahit anong sabihin natin, kahit anong criticism ng tao, komentaryo ng tao sa atin, nananatili pa rin tayong nakatatag, itinataas ang ating kamay, pinupuri ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi natin hinahayaan na maapektuhan tayo sa mga bagay na mga nangyayari sa buhay natin. Amen? Dahil maapektuhan lang tayo kung tayo ay magpapaapekto sa ating mga naririnig. Maapektuhan lang tayo kung tayo po ay magpapaapekto sa mga bagay na nangyayari sa atin. Pero as long na hindi mo hinahayaan na maapektuhan ka sa sasabihin ng iba, mananatili kang nakatayo. As long na hindi ka nagpapaapekto, mga minamahal, sa criticism ng iba, sa mga komentaryo ng iba, mananatili kang naglilingkod dahil hindi mo, mga minamahal, hinahayaan na maapektuhan ang puso mo, ang isip mo, ang paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Palakpakan mo natin ang mahal na Panginoon. Pero pag magpaapekto ka sa mga bagay na iyong naririnig, mga minamahal, ay matitisan ka, mawawala ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung nananalangin ka na mahal na Panginoon, patibayin mo ang puso ko, patibayin mo ang isip ko, patibayin mo ang pananampalataya ko na hindi ako maapektuhan ng mga bagay na aking naririnig sa aking paligid. Kagaya po ng mga disipulo, hindi na po sila sumunod sa ating mahal na Panginoon. One of the very indication, mga minamahal, that they are weak, they are not rooted and established in faith. Hindi po sila nakapangugat pa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil sabi ng Biblia, be rooted in Him and be established in Him. Maging mga minamahal, malalim ang ugat natin dapat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang puno na ang kanyang ugat, mga minamahal, ay mababaw lang ang pagkabaon. Konting ulan lang, bagyo at unos, ang punong ito ay madaling mabubuwal. Ngunit kung ang ugat ng puno ay malalim, ang kabaon sa ibabaw ng lupa, anuman ang bagyo, ulan, mananatili siyang nakatayo. Naalala ko yung isang kwento ng isang cedar tree, mga minamahal, sa isang lugar. Yung cedar tree, special po sa kanilang punong ito, sapagkat ito'y inuukit nila kahit po ang kanilang anong gusto, yung cedar tree na ito. Sa kanilang lugar, nagtatanim ng cedar tree, ngunit kapag konting bagyo, nabubuwal po ito, mga minamahal. Nagbigay po ng seedlings ang government sa mga tao, mga minamahal, sa bayan na iyon. At sila hinayaang magtanim ng cedar tree. Ito po'y buti lang.
at kanila po itong itinanim, tumubo, makaminamahal. Ngunit iba ay nakakalungkot. Ang kanilang itinanim, pagkatapos lumaki, inihip ng malakas na hangin, ito po ay natumba, ito po ay nabuwal. Ngunit meron pong isang farmer na nagtataka sila, bakit yung kanyang puno na cedar tree na kanyang itinanim ay hindi po basta-basta nabuwal, mga minamahal. Hindi po natumba ng lakas ng hangin. Nagtanong sila, ano ang sekreto mo? Bakit ang puno na ito na iyong itinanim ay hindi nabuwal samantalang ang amin? Kasabay tayong nagtanim pero ang amin madaling nabuwal. Inalagaan naman namin, diniligan naman namin. Ano ang sekreto mo? Bakit hindi natumba ang cedar tree na iyong itinanim? Ang sabi ng tao, hindi ko diniligan ng diniligan. Inagtakang mga tao, mga minamahal, hindi mo tuloy diniligan ng diniligan. Naging matibay, sabi niya, oo, totoo yan. Kayo, dilig kayo ng dilig. Kaya yung ugat ng puno, hanggang ibabaw lang. Kasi yung tubig nasa ibabaw lang, dinidiligan nyo eh. Ako, bibihira akong magdilig. Dahil sa bibihira akong magdilig, yung ugat ng puno, lumalalim ang baon, naghahanap ng tubig sa ilalim ng lupa. Palakpakan natin ang umahal ng Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Dahil ang tubig, ang ugat ng puno ay ubababaon sa ilalim ng lupa, ang kanyang ugat ay tumibay ang kapit sa lupa, kaya't inihip ng hangin, ang punong yon ay hindi po basta-basta nabubuwal. Ganon din sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Kapag puro lang pagpapala ng pagpapala ng pagpapala, hindi tayo tatatag, hindi tayo lalago, hindi tayo titibay. Kaya't may pagsubok, may problema, may kahirapan upang lalong bumaon ang mga ugat natin sa pananampalataya. Pagdating ng bagyo, mananatili pa rin tayong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang ugat natin ay malalim ang kabaon. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Everybody shall praise the Lord. At pasalamatan mo kung may pagsubok. Pasalamatan mo kung may problema. Pasalamatan mo kung minsan kinikrisis tayo financially. Pasalamatan mo kung minsan natatrials tayo dahil lais nang ng mahal na Panginoon na lalo pang bumaon ang lalim ng ating mga pananampalataya upang manatili tayo hanggang sa pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi mga minamahal ko ng 66, sila po ay na-offend, mga minamahal, mga disipulo, iniwanan ng ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, mga minamahal, wag na lamang po natin itong basahin. Mapapansin po natin, sa Mark chapter 6, verse 35 to 44, ang unang milagro na ginawa ng mahal na Panginoon ay nakapagpakain po siya ng almost 5,000 na tao. Amen? Amen? Dahil lamang po sa tatlong pirasong isda at limang pirasong tinapay. Napakain ang 5,000 tao. Yan po yung nakasulat sa Mark chapter 6. Magtataka ka pagdating sa Mark chapter 8, yung 5,000 ay naging 4,000 na lang. Amen. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Pagdating sa Book of Acts, mga minamahal, yung 4,000 ay naging 120 person na lang sa Book of Acts chapter 8, or rather chapter 1 verse 14 up to verse 15. From 5,000 naging 4,000, from 4,000 naging 120 persons na lang, mga minamahal, ang nanatiling faithful sa ating mahal na Panginoon. Marami sa kanilang na-offend, marami sa kanilang nasaktan, umuwi, iniwanan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Amen. Yet hindi po biro, itong pagkakataong ito ay nasaktan ng labis ang mahal na Panginoon. Sapagkat ang ilan sa kanila ay tumalikod na, ang ilan sa kanila ay lumayo na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yet in John chapter 6 verse 67, basahin po natin mga minamahal ang sunod na talata. Amen. From the book of John chapter 6 verse 67, then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Dito po sa Juan, ang kabanatay 6, hanggang talatay 67. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibigbaga ninyong magsialis din naman. Amen. Everybody shout praise the Lord. Ito po yung sinabi ng mahal na Panginoon. Inipon niya ang kanyang mga apostoles at kanyang kinumpronta ang kanyang mga apostles. At ang sabi niya, then Jesus speak unto the 12 apostles, will you also go away? Tatalikod din ba kayo sa akin? Sabagat ang iba'y tumalikod na, ang iba'y iniwanan na ang kanilang pananampalataya, lumayo na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero hindi nila inis
iniisip, ano ang mangyayari pagkatapos nilang tumalikod sa Panginoon? Hindi nila naisip, hindi nila naitanong sa kanilang sarili, ano ang mangyayari sa kanilang buhay pagkatapos nilang talikuran ng ating mahal na Panginoon? Amen? Because the fearful thing is to fall in the hands of the living God. Wala na pong ibang nakakatakot na bagay pa ang tayo po'y mahulog sa kamay ng mahal na Panginoon. Kailanman ay hindi tayo bibitiwan ng Diyos. Kahit anong mangyari, hindi tayo bibitiwan ng Panginoon, maliban kung ikaw mismo ang bibitaw sa Diyos. Pero kahit kailan, hindi kanya bibitiwan, as long na kumakapit ka sa Kanya. Kaya dapat ang ating prayer, mga minamahal, Lord, panghawakan mo kami. Hindi tayo ang hahawak sa Diyos. Dahil kapag humawak tayo sa Panginoon, mga minamahal, maaaring mangawit tayo. Kaya ang dapat nating prayer na, Lord, hahawak kami sa iyo, panghawakan mo kami. Para kami makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Hindi nila yun naisip. Ano kaya ang mangyayari? Ano kaya ang kahihinatnan ng buhay ko kung wala ang mahal na Panginoon sa buhay ko? Mapapayapa ba ako? Magiging masaya ba ako? Magiging maayos ba ang buhay ko kung ako'y lalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Hindi po muna sila nag-isip bago humakbang ng isang hakbang, mga minamahal na malaking pagkakamali. Dapat ganun ang Kristiyano. Isipin muna natin, bago tayo tumalikod, bago tayo lumayo sa mahal na Panginoon, ano ang mangyayari sa buhay natin kung tayo po itatalikod sa ating mahal na Panginoon. Last verse po, mga minamahal, John chapter 6, verse 68. Amen. From the book of John, chapter 6, verse 68. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanatay 6 ang talatay 68, ang huling talata, sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Tinanong sila ng mahal na Panginoon, pero si Pedro ang sumagot. Tama po yung Bible study natin ng Friday na sa lahat ng mga apostoles, although ni si Peter ay walang pinag-aralan, uneducated po siya, unlearned po siya, pero siyang binigyan ng karunungan, kaalaman ng ating mahal na Panginoon. Siya palagi ang sumasagot sa tanong ng mahal na Panginoon. Siya po'y tinanong, sila'y tinanong, Amen. Kayo, tatalikod din ba kayo sa akin? Sino ang sumagot? Si Apostol Pedro. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Apostol Pedro sa ating mahal na Panginoon, sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay. Ibig sabihin, nasa iyo ang salita ng buhay. Sa ilamang namin nasumpungan ang kapayapaan. Sa ilamang namin nasumpungan ang kagalakan. Sa ilamang namin nasumpungan ang maayos na buhay, mahal na Panginoon. Saan kami paruroon kung kami tatalikod sa iyo? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pwede po nating maging tanong yan ng paulit-ulit sa atin, mga minamahal. Kung tayo po itatalikod sa Diyos, saan tayo paruroon, mga minamahal? Sa Diyos lang natin nasumpungan ang kapayapaan. Sa Diyos lang natin nasumpungan ang kagalakan. Kaya't maraming tumatalikod, maraming nagbabackslide, mga minamahal, pero bumabalik pa rin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil natikman na po nila kung gaano kabuti ang ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody say Amen. Idalangin natin na panghawakan tayo ng Diyos. Patatagin tayo ng ating mahal na Panginoon. Nasa namang pagsubok ay hindi tayo mabuwal at mahulog mula sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa oras nito, minamahal, ay atin pong awitan at purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Luwalhatiin po natin ang kanyang dakila at banal na pangalan. Saan tayo paruroon? Kung tayo tatalikod sa mahal na Panginoon. Kung tayo po'y bibitaw, kung tayo po'y lalayo, kung iiwanan natin ang ating pananampalataya, saan tayo paruroon, mga minamahal? Wala na po tayong ibang pupuntahan pa. Kung hinahanap natin ang kagalakan, kung hinahanap natin ang kapayapaan, kung hinahanap natin ang maayos na buhay, kung hinahanap natin, mga minamahal, ang pag-iingat ng Diyos, kung hinahanap natin ay pag-ibig, ang pagmamalasakit at pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, manatili tayong naglilingkod sa ating buhay ni Diyos na kahit po anong mangyari, maging tapat tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Purihin natin at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon sa oras nito at ibang awitan ang ating buhay ni Diyos. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Thank you.
sa malalim God. Isipin natin mabuti, minamahal. Bago tayo tumalikod, oh, may pagsuko. Oh, may problema. Oh, mahirap paglikod sa mahal ng Panginoon. Oh, mahirap pumasok ng langit. Oh, mahirap dahil maraming bawal ang Diyos. Oh, mahirap dahil maraming pag-uusik. Sino ba sa atin dito ang hindi nahihirapan? Hindi biro ang pagpasok ng langit, minamahal. Dibdiban ang kailangan kung gusto mo ng langit. Maging totoo ka, kung gusto mong pumasok ng langit, maging dedicated ka sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Mahirap ang magpasok ng langit. Lahat tayo nakakaranas ng hirap, minamahal. Pero sabi ng Biblia, ang hirap na ito nating dinaranas ay hindi may kukumpara sa kaluwalhatian ng langit na ipinangako ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Ang ating hirap ay papalitan ng galak. Ang ating lungkot ay papawiin ng mahal ng Panginoon. Aliwit tayo ng Diyos sa kanyang piling magpakailan-kailan pa man. At ang lahat ng hirap na ating dinaranas dito sa lupa, mga minamahal, ay malilimutan natin. Sapagat doon sa langit ay mararanasan natin ang walang katapusang kagalakan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang Diyos ay totoo at buhay at makapangyarihan. Kaya tayo po, mga minamahal, ay nagpapakumbaba ng labis upang tayo po'y patuloy na pakalangisan at kahabagan ng mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy nating mayakbang ang ating paa hanggang tayo po'y makaabot sa luklukan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Sa oras nito, minamahal, tayo pong lahat ay lumapit sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Ating pong Holy Supper ngayon, mga minamahal, ating pong ilapit ang ating mga sarili sa harapan ng ating buhay na Diyos. Sabi ng banal na Biblia, bago tayo kumain, bago tayo uminom, mga minamahal, ay ating pumunang siyasatin ang ating mga sarili. At ang sinamang kumain ng tinapay, uminom ng saro ng Panginoon na hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Natapot siyasatin ang tao kanyang sarili at saka siya kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagat ang kumakain at umiinom at kumakain ay kumakain ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po muna isama-samang manalangin at magsisi. Minamahal, humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating pagkukulang. Bago tayo kumain, bago tayo uminom, humingi tayo ng tawad sa mahal na Panginoon upang hindi po ito maging hatol sa ating mga sarili. Tayo po'y manalangin, mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan. Aming tinataas ang aming mga kamay, tiklop ang aming mga tuhod, tanda ng aming pagpapakumbaba. Patunay na wala kaming magagawa kung ikaw ay wala, mahal na Panginoon. Sa amin, mahal na Panginoon. Mamaka sa amin, O Diyos. Hallelujah. Tawarin mo kami. Sa aming mga pagkukulang, marapatin mo kami sa pagkain ng tinapay na ito at pag-inom ng ubos na ito na simbolo ng iyong banal na dugo. Bless us, Lord. Bless us in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hawakan po natin, minamahal, ang tinapay na ito. Ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ng mahal ng Panginoon. Katawan na nabayubay, katawan na naghihirap, nagpakasakit sa init ng mga minamahal, sa dako ng krus ng Kalbaryo, naghihirap para sa atin. Na dapat sana tayo ang maghirap, pero sa labis na pag-ibig ng Panginoon, inako niya ang lahat ng hirap para sa atin. Sabi ng Biblia, mga minamahal, unang Korinto, ang kabanata 11, talata 23, ang sabi ng salita ng Panginoon, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Nang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanalo, siya'y dumampot ng tinapay.
at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol ang tinapay at ito ang kanyang sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alala ninyo sa akin. Kainin natin ang tinapay. Hawakan natin ang ubas nito. Ang ubas nito ay simbolo ng banal na dugo ng mahal na Panginoon na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Biblia, without shedding of blood, there is no remission of sin. Dahil sa dugong ito, nalinis tayo, napatawad tayo, mga minamahal, sa lahat ng ating kasalanan. In verse 25, mga minamahal, ang sabi rito, gayon din naman, hinawakan ng Panginoon ang saro pagkatapos ng makahapon. At ito ang kanyang sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y nagsisinog sa pag-aalala. Inumin natin ang sarong ito, minamahal. Ipalakpak natin ang ating mga kamay. Purihin natin ang mahal ng Panginoon. Worship the name of the Lord Jesus. Thank you, the name of the Lord. Hallelujah. Salamat sa iyong pag-ibig, mahal ng Panginoon. Salamat sa iyong kaabagan. Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat sa kaligtasan at buhay na wala hanggan. Salamat, mahal ng Panginoon, sa iyong kapapatan sa buhay. Financial, ano man ang ating pong mga kahilingan, desire ng ating mga puso, mga minamahal, ilapit natin ito sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa mga oras nito, Ikaw ang Diyos na siyang tanging nakakabatid ng laman ng aming mga puso. Batid mo ang aming pangangailangan, malapag lalutigit sa mga spiritual naming pangailangan. Dalangin namin na panghawakan mo kami, mahal na Panginoon, palakasin mo kami,
Mapagtibayin mo ang aming mga pananampalataya, palalimin mo ang aming pag-ibig sa iyo upang manatili kami sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema at kahirapan ay hindi ko may mahulog sa iyong mga kamay, mahal na Panginoon. Magus kami makapagpatuloy na naglilingkod hanggang sa araw ng iyong banal na pagbabalik. Ikaw mag-provide ng aming mga pangailangan. Pagkalooban mo kami ng sapat na karunungan, kaalaman at pangunawang espiritual, maging maningas kami sa paglilingkod, matatag sa pananampalataya, sa pangalan ni Jesus, sa pangunang panalangin ng malapastor. Hallelujah. Ikaw ang mag-bless, magpala sa bawat iya sa amin. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. As a point of contact, mga minamahal, habang ramdam natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon, ipatong natin ang ating kaliwang kamay, mga minamahal, sa ating ulo, kabilang kamay, sa parte ng ating katawang may karamdaman, sa way natin sakit, gumaling, problema, malutas, sa pangalan po ng ating mahal na Panginoong Jesus. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mabagat maawa ka sa amin sa oras dito. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, ipatong sa aming mga ulo. Anumang karamdaman o Diyos ay gumaling, anumang problema ay malutas, sa pangunang panalangin ng malapastor, cast na out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And against of sickness be healed, problem be solved, infirmities be gone, cast out demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang uri ng karamdaman, mga problema, panghina at panlulupaypay, hadlang sa aming pagdalo, hadlang sa aming paglilingkod, demonyo ng kahirapan, sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po muna itumayo, mga minamahal. Ating pong itaas ang ating mga kamay. Shout three times, Hallelujah, praise the Lord. And then shout three times, express our love to our dearest Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsambay tanging sa ating mahal na Panginoong Heso Kristo po lamang. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, natin po munang patanggapin ang ating mga minamahal na mga bisita. Para po sa ating minamahal na mga bisita ngayon lamang po nakadalo, ito po hindi disgrasya. Ito po'y grasya ng mahal na Panginoon. Bakit po kayo narito? Ang Diyos ang gumawa ng kapamaraanan upang kayo po'y makasama namin at makadalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin po ninyo ang ating buhay na Diyos, mga minamahal. Meron po tayong apat na reglamento ng kaligtasan. Ang una, minamahal ko, ay pananampalataya. Patuloy po kayong dumalo, makinig ng salita ng Panginoon para lumago ang inyong pananampalataya. Ang pangalawa ay pagsisisi mula sa kaibuturan ng ating mga puso, pamasumpungan natin ang kapatawaran na galing sa ating mahal na Panginoon. Pangatlo, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Meron po tayong baptismal tub dyan, meron tayong baptismal robe, mga minamahal. Pwede po kayong babautismohan, uuwi po kayo, mga minamahal, na hindi po mababasa ang inyong mga damit. Ito po'y libre at wala po itong bayad. Hindi po kayo magpapabautismo dahil gusto po ninyong mapabilang sa relihiyon. No, mga minamahal, hindi po relihiyon ang aming dala rito. Ang aming dala rito ay relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi tayo madadala ng relihiyon sa langit, mga minamahal, ang makapagdadala sa atin sa langit, walang iba, kundi ang ating taus-pusong pakikipagrelasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Tayo po'y manalangin. Sumunod po kayo sa aking panalangin, itaas po ninyo ang inyong mga kamay at ipikit po ninyo ang inyong mata, sabihin po ninyo ang aking babanggitin, ulitin po ninyo, sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Linisin mo ang aking puso, ang aking isip sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at Tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, salamat sa aming minamahal ng mga kababayan. Mahal na Panginoon, sa lugar na ito na iyong idinako, sa lugar na ito upang makasama namin magbigay papuri sa iyo. Kahabagan mo ang kanilang mga kaluluwa. Bigyan mo silang pagkakataong makilala ka at mapaglingkuran ka. Hipuin mo ang kanilang puso, ang kanilang isip. Ito'y pihitin mo, Panginoon, upang sila'y maglingkod sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay kasama ng kanilang buong sambahayan. Kahabagan mo sila sa punong panalangin ng malapastor. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po para sa ating minamahal na bisita.
Pwede na po kayong makabalik sa inyong mga kinauupuan. At para po sa ating mga announcement, minamahal, ang ating pong special love offering, ito po'y patuloy nating linilikom, iniipon, para po sa karagdagan nating mga pangangailangan, mga gastusin natin, lalong-lalo na po para sa ating mga sasakyan, mga minamahal. At salamat sa ating mahal na panon sa kanyang pag-provide at patuloy na paghipo po sa inyo, na patuloy po kayong ginagamit, kinakasangkapan ng ating mahal na Panginoon para matugunan ang pangangailangan ng iglesia. Aki pong binibigyan pong pagkakataon sa ating minamahal kapatid kay Lee, beloved brother Primo General Lee, para po sa pananalangin sa ating special love offering. Praise the Lord. Hallelujah. Magapot na mag-ikson, alam sa itong special offering. Praise the Lord. Daligong mahal naman Diyos. Aniya kami kinyong Diyos sa luya ini mga oras din maghahatag kami sa mga special na bubiri. Special ka niya mong ihatag, Lord, kay special ka sa matagos sa kanamo. Huwag ibalik kino sa tanan mga kamot nga katulor sa ilang mga special na bubiri. Bisan, Lord, ang katungulay maghatag tungod sa kawadon. Panalanginis na kinyong Diyos sa sunod nga abuluhaton na naapod sila makatapag ni Panginoon Diyos. Panalangin kami tanahan sa physical, sa financial, o maustaran sa spiritual. Panalangin dengan salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. O minamahal, para po sa ating mga regular services, ating pong mga banal na gawain, every Wednesday po, minamahal, alas 3. Hallelujah ng hapon, mga minamahal, ang ating simula tayo pinatatapos alas 7 ng gabi. Every Friday po, ating Friday service, alas 3 din po ng hapon ang ating simula tayo pinatatapos alas 8 na po, minamahal ko ng gabi. At ang ating general worship po, minamahal, alas 10, mga minamahal ko ng umaga. At tayo pinatatapos, mga minamahal, ay alas 3 na po ng hapon. Praise the Lord. At kindly po, minamahal, yung ating minamahal na mga kapatid na taga-Ayala, huwag po muna tayong sumakay sa service sapagkat yung ibang kapatiran natin ay ihahatid muna sa dyan lang po sa Toyota. Malapit po, mga minamahal. At pagkatapos ay pwede na po kayong sumakay. At mga minamahal, praise the Lord, mga minamahal. At ang Diyos po ang magpala. Kindly po yung pangalan ng kagawad ba? Praise the Lord, mga minamahal. At minsan nang pa, bigyan po natin ng... ng pagkakataon po yung ating minamahal na kagawad. Amen. Na narito ngayon. Bigyan po natin siya ng time na makapagsalita, mga minamahal. Praise the Lord. Bigyan po natin siya ng pagkakataon na makapagsalita bago po tayo mag-closing prayer, mga minamahal. Good afternoon. Good afternoon, Pastor, sir. I am Marcelina Jing Wisit, the wife of the former barangay chairman of Lumbangan, Alfredo Wisit. So I was here last Friday, and I felt a bit embarrassed because there was a church services going on. I just came to see Darwin, my inaanak. So I was asked to be back today, and I just want that I be prayed over for this coming election. That's it. And I want to greet all of you a pleasant good afternoon. Those who are serving, you are servants of God like us. All of us. So wala naman tayo diferensya, isang Diyos lang naman ang ating sinasamba. Iba-iba nga lang ang mga paraan. So
I just want again to greet each one of you a pleasant good afternoon and good day. Thank you for giving me this short opportunity, this time, short time to greet you. Thank you. Praise the Lord. Inamal palakpakan po natin ang ating mahalang Panginoon. Lawan natin po ang ating dakilang Diyos. Salamat din po sa pagbisita. At dalangin namin na sana'y ipahintulot ng ating mahal na Panginoon na ang Diyos po ang magbigay sa inyo ng pagkakataon upang patuloy pong makapagserbisyo. Mga minamahal dito sa nako ng barangay, mga minamahal ko ng Lumbangan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Wala naman po tayong iba pang mga announcement, mga minamahal. Tayo na po'y dumako sa ating closing prayer. Aking binibigay pong pagkakataon sa ating minamahal na kapatid, beloved Brother Ricardo Arong, mga minamahal. At tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Ang Diyos ang mag-ingat, mag-proteksyon sa bawat isa sa atin. Tayo po'y makarating ng ligtas at payapa sa ating po mga kanya-kanyang patutungo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y magpasalamat. Hallelujah. Mapagpalang ama Diyos ng mga piringan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at lupa. Malapay na nun. Marami-rami salamat sa matagumpay na panambahan. Marami-rami salamat sa lahat ng bahagi ng aming pagsamba mula pa MC, Joy Plus Song, Solim Song, sa mga pagbibigay at mga patotoo. Higit sa lahat ng ebanghelyo na kaligtasan aming napakinggan dyan lang aming mga ngaral. Ito po ay pagkain ng aming mga kaluluwa. Marami-rami salamat, mahal pa yun, Jesus, sa kagalakan, taglay namin ngayon. Hallelujah, hallelujah. At sa aming pagsamantalang pag-uwi, ihatid mo kami mga luhati, ingatan mo kami sa mga pagtawid, at ibalik mo rin kami sa araw ng gawain sa lugar na ito upang muli ka namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At sa una pa rin ng Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, aming inaasahan ang iyong pagdating. Ito po aming samot dalangin sa pangalan sa Kristo na aming Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. We love you so much, our beloved brethren, and Jesus loves us more. Lahat po tayo magkamayan, and we are dismissed in Jesus' name. God bless us all.